12 personalidad ang sinampan ng reklamang murder kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa umunay middleman na si June Villamor. Kabilang sa inireklamo, tinuturong mastermind ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag. Kasabwat niya raw ang isa pang Bucor official na nagtatago na ngayon. Ang desisyon ng DOJ, NBI at PNP na ireklamo si Bantag nakabase raw sa mga ebidensya. Is that the totality of all the statements? We're 95% close, but there's 5% that we want to find out. 10 preso pa ang sinampan din ng reklamong murder. Bago pa yan, naharap din sa parehong reklamo ang gunman na si Joel Escorial at 3 pang kasabwat niya nung tampangan si Ka Percy. Sa kabila po niyan, hindi isinasantabi ng pamilya ng broadcaster ang posibilidad na may mas malaki pang taong nagpapatay kay Ka Percy. Nasa frontline balitang yan, Marlene Alcaide. Mahigit isang buwan matapos patayin ang batikang broadcaster na si Percy Lapid, sinampahan na ng reklamong murder sina suspended Bucor Chief Gerald Bantag, Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta at 10 preso. Dinetalye kanina sa presko ng pagpatay kay Ka Percy at sa itinuturong middleman na si June Villamor. Nanggaling umano kay Bantag ang utos na itumba si Ka Percy. Mula kay Bantag, inutusan umano niya si Zulueta. Si Zulueta naman daw ang kumontak sa Iwaig prison inmate na si Denver Mayores. Si Mayores naman ang siyang kumontak sa mga commander ng mga gang sa Bilibid kabilang sina Alvin Labra ng Batang City Jail at Aldrin Galicia ng Sputnik Gang. Miyembro ng Sputnik ang unang middleman na si Cristito o June Villamor. Kinausap ni Villamor ang ikalawang middleman na si Christopher Bakoto. Sa pagtutulungan ng mga middleman, na-hire nila ang hitman na si Joel Escorial na siyang pumatay kay Ka Percy no October 3. Kabilang naman ang commander ng Happy-Go-Lucky Gang sa mga nagambag ng pambayad kay Escorial. Nananatiling motibo sa krimen ang mga banat ni Ka Percy laban kay Bantag. Ang pagpatay sa broadcaster nanganak pa ng isa pang krimen nang itumba rin si June Villamor. Base sa investigasyon, si Bantag pa rin ang mastermind nito. Inutusan niya ulit si Zulueta na nagpatulong naman kay Mayores. Ipinaalam ng Palawan inmate sa commander ng Sputnik Gang na ikinanta ng sumuko sa Escorial ang pangalan ni Villamor. Kaya naman sa utos ni Sputnik Commander Galicia, pinatay ng mga kasamahan niya sa gang si June Villamor. The sequence of events implies that the conspirators planned all along to silence June Villamor and cover up the crime, perhaps even before Joel Escorial surrendered. Napakalawak daw ng impluensya ng sinumang nagahari-harian sa loob ng Nubilibid Prison sa Muntinlupa. Katunayan, marami ang takot kay General Bantag. None of these people would have talked if General Bantag remained as the head of the Bucor. The fear of General Bantag is just tremendous and unbelievable from the eyes of these PDLs. Ngayon sinampahan na sila ng reklamong murder, nasaan na kaya sina Bantag at Zulueta? Si Mr. Zulueta, he has been into hiding few days ago pa po. For General Bantag, ma'am, wala pa naman pong arrest warrant, so I think he's still free to roam around. Nag-exert ng effort ng NBI para ma-locate si Zulueta. And we were informed that he went on AWOL. Wala na siya. Sa ngayon, wala pang hold departure order sa mga sangkot pero maglalabas naman na raw ng lookout bulletin para sa kanila. Nagpasalamat naman ang pamilya Mabasa sa pagkakatukoy sa mga sangkot sa pagpatay kay Lapid pero hindi aniya natatapos dito ang paghahanap ng hustisya. Lalo't baka may iba pa raw mastermind o kasabwat sa pagpatay. May hamon din ang kapatid ni Ka Percy kay Bantag. Ako kay General Bantag, Director Bantag, ay lumabas siya, magpakilala natin siya, magpakita siya. At labanan niya ito sa korte kung siya ay naniniwalang wala siyang kasalanan. Hindi naman isinasantabi ng pamilya ni Ka Percy ang posibilidad na mayroon pang mas malalaking tao sa likod ni Bantag. Hindi natin alam, baka mayroon silang gustong ituro na ibang mga tao nakasangkot sa pagpatay kay Ka Percy. Hindi po kami titigil sa paghahanap kung sino pa yung mga tao na maaaring may kinalaman dyan. Naglabas na rin ng pahayag ang palasyo kaugnay rito. Hopefully, will pave the way para talagang justice will be served to the family of Mabasa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.